Good morning guys, ngayon pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba mga sinyalis at sintomas ng rabies. Ang rabies ay nakamamatay na sakit na dulot ng virus na nagmumula sa kagat, laway o kamot ng aso o pusang hindi nabakuna. Delikado po ng rabies dahil once na nakapasok na po siya sa mga sugat, sa nerve endings ng sugat, irreversible na po, 100% po na fatal po yung rabies. Ang mga sinyalis ng rabies ay maaaring maging katulad ng sintomas ng trangkaso, gaya ng panghihina ng katawan, lagnat at sakit ng ulo. Makakaramdam din daw ng pangangati sa bahagi ng katawan kung saan nakagat ng hayop na may rabies. Makikitaan din daw ng pagbabago sa kondisyon ng ugali ng tao sa oras na kumalat ang rabies sa katawan. Titignan mo, nagkatrangkaso, tapos mawawala ng gana kumain, tapos natatakot sa hangin, natatakot din silang may hydrophobia din sila, hanggang sa pati sila, hindi mo na rin makontrol, nagiging aggressive na rin. Minsan nga nakikita pa natin yung mga tao, tinatali, kinukulong sila sa isang kwarto dahil hindi na nila makontrol yung sarili nila dahil kahit sila may nagmumutilate, nahihirapan din sila, kaya definitely mamamatay din sila. Oras daw na makagat ka ng aso o pusa na may rabies, hugasan agad ang sugat ng malinis na tubig at sabon. Unang-una dapat hugasan mo, pabulain mo yung sugat, hugasan mo ng sabon, tapos malinis na running water. Unang-una na aalis mo yung virus sa sugat, na-eliminate mo siya, at pwedeng mawala na po ito, pati yung mga infection. Hindi raw dapat hintayin pa na maramdaman ang sinyalis at sintomas ng rabies. Once na makagat ka, you have to go, hugasan muna yung sugat, diretso ka na agad sa bite center or city health office para mabigyan ka ng first dose ng anti-rabies shots. Para hindi na makaabot pa yung virus, siyempre dun sa nerves. May mga pagkakataon din daw na hindi agad lumalabas ang mga sintomas at sinyalis ng rabies. May tinatawag daw na incubation period na maaaring depende sa uri ng rabies virus o sa bahagi ng katawang nakagat ng hayop na may rabies. Sa incubation period, it runs marang 20 to 90 days yung incubation. Pero sa shortest, may 4 days, up to 6 years pwede nga mangyari yan. Kasi depende yan sa pag nakagat ka. Kung sa paa, matagal ang travel time pag nakagat ka sa mukha, mas mabilis kasi brain na agad yun. Nakamamatay ang sakit na ito. Pero pwede raw itong maagapan sa pamamagitan ng pagpapaturok ng anti-rabies vaccine sa mga alaga nating aso at pusa, maging sa mga tao. 100% siyang nakamamatay, pero 99% naman siyang napiprevent through vaccination. Hindi mo naman dapat kailangan walang kakayanan kasi libre naman po ito sa lahat ng mga LGU, sa mga health center natin. Libre po magpabakuna ng anti-rabies. Payo ng mga eksperto sa mga parent. Pabakunahan po ang alagang pusa, aso, 3 months of age, at taon-taon po yan dahil mataas po ang rabies case dito sa Pilipinas. Dapat kung sumunod tayo na pabakunahan sila, taon-taon, ito naman po ay libre, binibigay sa ating local government unit. Huwag niyong kakalimutan. Pangalawa, huwag po silang pabayaan lumaboy sa kalsada at kumalat-kalat at magkalkal ng mga basura para doon sila makakakuha ng sakit na rabies. Ang susunod po, ipakapo niyo po yung mga alagang aso at pusa niyo kung hindi niyo naman po kailangan i-breed upang maiwasan yung hindi inaasahang pagdami nila.